And what is up mga kabisdak? Magandang tanghali po sa ating lahat at welcome back to another Moto Vlog. Ayan. Grabe ang init ngayon, no? Isipin nyo na lang, alauna po ng tanghali ngayon, tapos tirik na tirik yung araw, kaya naman talaga sobrang woo! Summer na summer ang feels. So, nandito tayo ngayon sa Binyan at meron lang tayong kailangan asikasuin, kaya nandito tayo sa labas, ano? It's been a while since we last uploaded a video, kaya kwentuhan lang tayo, no? Kagaya nga po nang nakita niyo dyan sa ating thumbnail, ito na nga, nag-register po ako ng 800 kilometers endurance challenge. Ay nako, this will be our second time na sasali ako ng endurance challenge. Ang una ko pong endurance challenge na sinalihan ay yung 1,000 kilometers na power loop, yung norte. Meron na rin po sila ngayong alam ko siniset na endurance by September, power loop version 3 dito naman sa south, no, Bicol. Kaso mukhang hindi yata ako makakasali kasi nga it's a group of 5 ang kailangan, wala silang solo. Nung nakaraan kasi na sumali tayo ay solo po yun. 1,000 kilometer challenge yung nakalagay doon. Pero actually ang tinakbo namin noon is 1,200 kilometers all in all, from the start of the grid hanggang sa makabalik kami sa grid. Alright, so yung power loop version 2 na sinalihan ko ay pinalad po tayo doon na makapasok tayo sa top 10, ano? Alam nyo guys, nung bago ako sumali ng endurance, ang nasa isip ko ang endurance challenge is a competition sa mga kasamahan mo na enduro rider. So ang sumali noon sa power loop is 200 plus. At akala ko yung 200 plus na yun ay magiging kalaban ko, parang ganon. Pero actually na-realize ko na ang endurance challenge pala is not a competition towards your enduro rider friends, mga kasamahan mo. Na ang endurance challenge pala is a competition sa sarili mo, no? Ano nga ba ang endurance challenge? Ang pinaka goal lang naman ng endurance challenge is just to, wala, matapos mo lang yung sinet nila na kilometers within the period of time. So kung halimbawa it's 1,000 kilometer, most of the time you are given 24 hours para matapos po ang 1,000 kilometer. So ganun po yung kadalasan na nangyayari. So yung sasalihan po natin ngayon is 800 kilometers. So it is set for 20 hours. So within 20 hours, pag natapos mo siya, you are considered a finisher. So yun lamang po, ang parang pinaka-goal mo lang dito is maging finisher ka. Kasi at the end of the day naman, kapag halimbawa na finish mo, yung mga kasama mo naka-finish din sila, you are going to receive a certificate. So it doesn't matter kung sino yung nauna, kung sino yung nahuli, because at the end of the day, lahat kayo is declared finisher on the certificate kapag ka natapos nyo yung oras. Ang endurance challenge, kaya nga siya tinawag na challenge, kasi talagang it will challenge your physical ability, yung riding skills mo. Actually, hindi lang siya physical eh, hindi lang riding skill eh, kasi talagang it's a psychological test din, kasi nga pagka nagda-drive ka, talagang kailangan na focus ka sa kalsada, you should know what to do in times na may mga emergency, yung mga inclement weather. Kasi when I joined the power loop, grabe yung experience ko noon, as in talagang from the start of the grid, sobrang lakas ng ulan hanggang sa natapos po yung grid. So more than 24 hours po akong gising noon, hindi lang po 24 hours, kasi when you are joining this event, lalo na for the first time, is talagang excited ka. So alas 12 na tanghali na sa grid na kami, and then we prepared and everything, chinek lahat, no, yung mga requirements. And then I tried na matulog, but make the story short, wala, hindi ako nakatulog hanggang sa nag-grid na nga. And then it was my very first time na mag-rides doon sa norte, no? Kaya walang-wala po talaga akong idea. And it was my very first time din na long ride at 1,000 kilometer. Solo po ang sinalihan ko, no? Sabi ko, I want to join solo kasi nga gusto ko na ma-challenge yung aking riding skills. Kung kakayanin ko ba talaga. Sabi ko, kung at least hindi ko siya kakayanin, charge to experience, I am going to learn from magiging ride ko. Pinalad tayo, ay hindi natin in-expect na papasok pa tayo sa elite finisher. So actually, yung time na yun po ay wala akong masyadong kuha. Kasi nga po ay hindi pa ako ganun ka talagang focus sa pagbablog noon. Meron akong mga ilang kuha pero hindi maayos. Merong ilan yata dyan na na-upload natin, pero dahil nga po
hindi maayos yung kuha ko, parang hindi nyo rin masyado ma-enjoy. But to me, the experience is so good. Isa sa mga naging experience ko noon, no, worst, nung malapit na ako sa finish line. Nung nasa EDSA na ako, since first time ko nga po kasi talaga makadaan ng EDSA, hindi ko siya kabisado. Although meron akong map, pag nasa EDSA ka na kasi, si map, tinuturo ka niya kung saan-saan. So nagpaikot-ikot ako sa EDSA ng halos mga isang oras nung mga pa-finish na. And when I am about to give up, sabi ko uwi na lang ako, ayoko nang tapusin to kasi sobrang drained na ako, physically drained, mentally drained na ako, hindi na ako makapag-isip ng maayos kasi nga wala akong maayos na pahinga, walang tulog, tapos gutom, tapos natuyo, nabasa, ganun yung experience. Kaya parang gusto ko nang sumuko. Pero sabi kong ganun, kung susuko ako, da unang-una pa lang, wala, natalo na ako agad. So, tinuloy natin and the rest is history. Nakapasok nga po tayo sa Elite Finisher. Although, parang, yes, somehow, medyo may pride na kasama. And sabi ko nga, to all of the certificates that I have received my whole life, parang yun yung pinaka iingatan kong certificate na parang wow, gusto ko itong i-frame kasi hindi talaga basta-basta ang sumali sa endurance challenge. Kaya sa mga gusto pong sumali sa endurance challenge, lalong-lalo na kung newbie po kayo, ay talaga pag-isipan ninyong maigi. For me, naging advantage ko yung sumali ako ng grupo, no, sa ACP, because I learned a lot. Yung mga riding skills, what are mga do's and don'ts sa kalsada, what are the things you need to do, at ang talagang pinakatinandaan ko yung sinabi sa akin ni Papa Creed. Kapag ka nag-start na yung grid, yung takbuhan, ratratin mo ng ratratin hanggat hindi ka pa nadidrain or hindi ka pa napapagod or hindi ka pa inaantok. So, ganun yung ginawa ko, ano? Siyempre, hindi naman kaya natin na mag-rely lang sa talagang physical strength natin. Prayers will always be there. Nagkalat po ang aking Lord, please. Take care of me. Huwag mo po akong pababayaan. And at the same time, ay humiram tayo ng lakas sa booster. Uminom tayo ng one shot. Yung mga Red Bull, mga Cobra, yan. Makakatulong yan. Lalong-lalo ka pa, medyo inaantok ka na. So, nung mga time na inaantok na ako nun, pinupukpok ko na yung helmet ko para hindi ako makatulog. Kasi talagang, yun nga, kailangan mong endure yun eh, para matapos mo yun eh, para matapos mo yung endurance challenge. After almost 2 years, eto, sumali tayo ulit sa endurance challenge. Gaganapin sa July 17-18 ay gaganapin sa Quezon. To be specific, ang grid po nila is Lucena. Kita-kits po tayo doon sa grid, sa mga bago nating mga kasamahan na riders or na mag-i-endure rider at saka sa mga batikan na rin. Maraming mga nagtatanong kung ano ba yung nakukuha nyo sa endurance challenge kasi talagang delikado. Delikado po talaga actually. Nung nag-endurance ako sa power loop, meron na disgrasya sa harapan ko, no, kasamahan natin kasi nalaglag yung cellphone niya. Tapos hinabol niya. So nawala siya sa balanse, kaya siya nag-slide. So na-disgrasya siya. Pag sumali ka po sa endurance challenge, hindi ka pwedeng mag-register without the form or the waiver na pipirmahan mo na if anything happens to you, wala pong magiging pananagutan ang organizer. Unang-una, dahil wala namang pumilit sa'yo na sumali. Ano nga po pala ang nakukuha namin dito? It's a self-fulfillment. No, kagaya nga po nang sabi ko, you are going to spend money on this kasi magre-register ka, you are going to pay for your gas, syempre i-condition mo yung motor mo. Ako, nagpalit pa ako ng gulong noon. Kung ano-ano yung mga inayos ko, nagdagdag ng ilaw. Kasi nga talagang kailangan mag-invest ka rin sa motor eh. Kasi kung ikaw lang yung condition at hindi naka-condition yung motor mo, medyo pwedeng magkaroon ka rin ng aberya. Talagang kailangan fully decided ka. Kapag ka natapos mo, iba yung pakiramdam. Parang hindi mo iisipin yung ginastos mo at hindi mo iisipin yung pagod. Kasi unang-una, yung ginastos mo, kikitain mo pa yon. Tapos yung pagod mo naman, ipahinga mo lang yan isang araw, okay ka na uli nun. Pero yung experience mismo, no? Experience mismo guys, it's unexplainable. Hindi ko siya kayang explain ng words lang. All you need to do is to experience it yourself. Para talagang masabi mo na talagang wow, it's
Wow, talagang sobrang saya. No, it's been 2 years already since na-experience ko yung endurance challenge na sinalihan ko. Pero up to this moment, every time na nai-imagine ko siya, yung nararamdaman ko nung mga time na yon, still nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Yung saya, yung tuwa. And yung endurance challenge na yon is naging motivation ko din kung bakit ako natuloy nung umuwi ako ng Mindanao. Kung naaalala nyo, nakwento ko dito na yung aking pag-uwi sa Mindanao ay 1,200 kilometers. At yung aking lihan na power loop is also 1,200 kilometers. And natapos ko siya in 24 hours. At yung pagbiyahe ko ng Mindanao, wala naman akong time limit nun. So sabi ko, how much more? Hindi ko siya kayang tapusin in 2 days. So to make this story short, naka-uwi nga tayo ng Mindanao at nakabalik tayo dito sa Luzon. And thanks God for that. Na wala namang naging aberya. So 800 kilometers lang naman para po sa mga newbie na gusto pong sumubok. You have to be very sure na kaya nyo na. Sabi ko nga po, naging advantage ko yung pagsali ko sa grupo dahil nga po marami akong natutunan sa kanila. Pero ang talagang totally na bago ka lang sa pagmumotor and you just wanted to explore, I suggest na huwag po muna kayong sumali. Kasi usually gabi po ang grid nito. At ang mga kalsada po dyan sa grid na yan ay hindi ganun kagaganda, lalo na sa Tagkawayan. At gabi mo ito dadaanan, so I suggest na wag na lang po muna. Pero yung mga riders dyan na may mga experience na, nakasali na ng mga riding clubs, at nakapagbiyahe na rin ng mga medyo malayuan, kung convinced kayo at gusto nyo masubukan, pwede nyo pong itry, pero make sure na totally condition po kayo, and at the same time yung motorcycle din nyo is also condition. Alright, so ang dami ko na nasabi, no? Actually nai-excite lang po talaga ako kasi nga 2 years tayong nag-antay. Okay, sa mga nagtatanong po kung paano mag-register dito sa sinalihan ko, all you need to do is to search sa Facebook ang kanilang group, First Eco Tan. At yung mga malalayo naman po sa lugar na gusto pong sumubok sa mga endurance, marami pong mga endurance na nakaset ngayon sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao. Actually, meron po sa Visayas na gusto ko sanang subukan, kaso mukhang negative pa dahil nga nasa pandemic pa tayo at hindi pa talaga tayo po pwedeng magtawid-tawid muna. Kaya ini-encourage ko din po yung iba na gustong sumubok pero malayo dito sa Quezon, kung saan po kayo malapit, meron at meron yan. Maghanap na lang po kayo sa internet. Basta kapag halimbawa sasali kayo sa ganito, kailangan na mag-invest po talaga kayo sa sarili nyo. Gears are very important. Sa tagal ng biyahe mo na tuloy-tuloy ay talagang medyo andyan yung risk. Ay, mas maganda na naka-gears na tayo para at least if anything happens, medyo malessen yung ating risk na matatamo. Alright, so maraming salamat po once again for watching this video. Ako po si JD ng Bisaya the Komodo Vlog. Ride safe po sa ating lahat and God bless po.